Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Mari Carica Humerta at nagre-review ako ng mga earning application na nagkalat ngayon sa social media. Sa video na ito, ipinapakita ko kung ang apps ba na ginagamit nyo ay nagbabayad o hindi. And if you're new to my channel, please click the subscribe button and like this video. You can also give a comment and share this video to your social media account. And don't forget to hit the notification bell for you to be able to notify to my next video. And again, have a great day! Mahalagang paalala, ito ang mga signs na dapat yung tandaan. 7 signs that earning app is not paying. Number 1, large amount of money to withdraw. Example, $50 to $10,000 and more, or 50,000 pesos to 1 million pesos and more. Number 2, gadgets giveaways that can win while collecting puzzles. Number 3, under early access application. Number 4, made by Unity. And number 5, focus on ads are forcing you to watch lots of advertisement to withdraw or collect your money or payment. Number 6, via purchase. Number 7, false ads who advertise the game or app. Why fake earning app requires us to watch lots of ads? Because the more we watch, the more they get paid. The ads that we are watching is the one who pays the developer or creator who create the app or game that we are using. The developer who make fake game or apps intention is to use us to make profit to their apps by requiring us to watch many ads on their game. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel, and I'm back again with another reviews. And for today, i-review po natin ulit itong si Mood 2 Pop para po sa lahat ng gumagamit pa rin ito until now. So, ang last na update dito, tingnan natin kung ano dito. Last update nito. Version updated on January. So yung last update po ng developer or creator ng game na ito, January 7, 2022. Ayan. Ni-release itong application na ito noong September 13, 2021. Dito yung mga features na to. Ayan, may mga features dyan. Pwede nyo basahin yung about this game nitong Mood 2 Pop. Meron na po, ito po pala yung kanyang ano, ayan. Ito po yung kanyang logo sa Google Play Store para sa mga Android user. Meron na po itong 1 million download, 3.8 stars, and 59,000 reviews. Kaya madami-dami po yung nag-download nito kasi nga po, ang ino-offer po nila dito ay hindi pera kundi diamonds na maaari nating gamitin para sa ating mga mobile online game katulad ng Mobile Legends and Roblox. Tapos, meron po itong feedback kaya pwede nyo pong basahin. Nakapublic po yung feedback kaya maaaring nyo basahin yung mga nag-comment dito sa application na to para ma-aware po kayo o madagdagan yung inyong information about this game. Kasi kung malalaman nyo na hindi naman na totoong nabayaran yung mga dating gumamit ng application na ito, mas maganda na wag na kayo magpatuloy dito sa game na ito. Yun yung kagandahan kung nakapublic yung feedback nung mga game na nilalaro natin. Okay guys, dito sa game na to, napakadali lang naman kung ano yung gagawin natin. Pero bago ko kayo turuan kung paano yung gagawin nyo dito para maka-earn kayo ng diamonds, pumunta muna tayo sa mga rewards na ini-offer nila. Dito guys, maaari kang manalo ng mga skins sa Mobile Legends, sa Free Fire, and sa Roblox. Dito sa Roblox, ayan o, ang dami. Ah, hindi naman madami. As in, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung mga skin na ini-offer nila. Ganon din sa Free Fire, 1, 2, 3, 4, 5. And sa Mobile Legends, ganun din. Tiglima-limang skins. At paano siya makukuha? So guys, ganito ang gagawin nyo. Mag-iipon kayo ng mga puzzles. Nakikita nyo yung mga numbers na yan. Kung gaano kadami yung, halimbawa kay Parsa, kung 75 puzzles yung kailangan mong ipunin, 75 puzzles yung kailangan nyong ipunin. At yung mga puzzles na yan ay maaari nyo pong maklaim by watching advertisement. So, ganun lang po yung gagawin nyo. Then dito guys, diamonds po yung ino-offer nila na maaari nating mapanalunan. Pwede siya sa Roblox, Brawl Stars, Free Fire, Candy Crush, Coin Master, Pokemon Go, PUBG, Clash of Clans, Mobile Legends, ROV, and ano pa ba to? Monster Strike, iba pa, at Kart Rider Rush. So, para po sa mga may Mobile Legends dyan, pwede po ito sa inyo. Kaya lang, hindi ko siya nire-recommend kasi hindi naman po siya totoong magbibigay talaga ng diamonds. So, dito guys,
Ang kailangan niyo pong ipunin na diamonds is 10,000 diamonds para makapag-redeem kayo ng diamonds dito. Kaya 10,000 diamonds yan, kapag binili niyo po yan sa mga game na yan, sobrang mahal po bumili or mag-purchase ng diamonds, lalo na sa Mobile Legends. So dito guys, ang gagawin nyo lang, itatap-tap nyo lang naman yung magkakaparehas na emoji, ayan. Tapos mabibigyan na kayo ng mga diamonds, ayan, pwede mo na siyang i-collect. Tapos meron na tayo agad-agad ditong 3,000 diamonds. So imagine, ang bilis nila magbigay ng mga diamonds. Kumbaga, ginagandahan po nila yung performance nila sa atin para magpatuloy pa tayo sa paglalaro netong game na ito. Kaya minsan talagang nilalakihan nila yung mga binibigay nila sa atin sa umpisa ng game na ito. And take note guys, ngayon, ngayong nagtagal na tayo dito sa game, ang mangyayari na po, every time na i-claim natin yung mga diamonds, kailangan po muna natin manood ng mga unskippable ads advertisement bago natin maklaim yan. Ngayon, kapag natapos na natin yung advertisement, sakalang po nila ibibigay sa atin yung 1,000 diamonds. And kahit ayaw nyo din pong manood ng advertisement, may lalabas pa rin pong advertisement. And ewan ko lang kung pwede siya ma-exit. Hintayin lang natin. So, wala din po kayong choice kundi manonood din po kayo ng advertisement. So, explain ko lamang po kung bakit sila kung bakit tayo may kailangan panoorin ng mga advertisement sa mga ganitong game. Kahit sa mga normal game na wala ka namang ma-earning. So, parang entertainment game lang. May mga advertisement din po na lumalabas doon, lalo na kung nakabukas po yung inyong data. Kumikita po kasi yung mga developer or creator ng mga application sa mga advertisement na nagpa-pop up sa game nila na pinapanood nung gumagamit ng game nila. And take note, kapag papanoorin mo hanggang dulo yung mga advertisement na nagpa-pop up dito, ang laki po ng kikitain ng developer, lalo na kung madami tayong papanoorin advertisement dito sa game na ito. So habang patagal na malapit nyo nang i-reach yung minimum withdrawal para sa diamonds, paliit po ng paliit yung binibigay nila na diamonds. Ginagawa po nila yon para mas maparami yung panonood nyo ng mga advertisement. Kasi kung mas maliit na yung binibigay nila, mas matagal yung chance na makapag-withdraw kayo agad at makaipon kayo agad ng diamonds. Then nakalagay dito, you can choose one of them, the games you want to redeem. Okay? Okay? Hala, asa na? Paano ba yan? And ayan na mapindot. So ayan, para po sa lahat ng maglalaro nitong nitong application na ito, wag po tayong magpapaloko dito. Gagamitin lamang po tayo ng developer or creator ng game para sila yung kumita dito. And ayan, maubos na yung aking load. So dito guys, kung inaasahan nyo mabibigyan kayo ng skins para sa inyong mga Mobile Legends, Roblox nyo, ng diamonds, hindi po ito paying application. So hindi po ito totoong nagbibigay ng mga ganyan. So nag-offer lang po sila nyan para may mainganyo po na mag-download or gumamit ng game nila. Kasi ang intention lamang po nila dito, gumagawa po sila ng mga ganyang fake earning application or fake ayan, yung mga fake diamonds na yan. Gumagawa po sila niyan kasi nga po kumikita po sila sa mga advertisement na pinapanood natin. Kung meron po kayo nito, ito po ay hindi po totoong mabibigyan tayo ng diamonds, lalo na po ang skins. Kumbaga, ito ay ginawa lang para makinabang yung developer at wala po silang intention magbayad ng diamonds or ng skin po sa mga user na gumagamit ng game nila. So ayun guys, dito ko na tinatapos tong video na to, and thank you for watching.